ka namin, Panginoong Heso Kristo. Two years ago, ako po'y nakapasok ng trabaho ng isang American firm from 1991 to 2009. Every year, ide-appraisal yung performance namin. And the manager asked us, or tinatanong kami, ano ba ang plano mo sa buhay after 20 years? Ang tawag po noon ay foresight. Yung natatanaw mo ang future, and that's my long plan sa buhay na sa pagdating ng panahon gusto kong maging pare. Our present plan or short planning ay may kaugnayan para sa ating long plan sa buhay. Along the way, kailangan natin na you must determine your weaknesses and your strength. And consequences, gawin natin itong TGW and TGR. Ano bang ibig sabihin? Things gone wrong and things gone right. Ang kabutihan ay ipagpatuloy natin. That is things gone right. Ipagpatuloy natin kung ano yung mga mabubuti. At iwasto natin kung ano yung mga things gone wrong na nakamit natin sa buhay. Ang mga maling nakagawian natin para yung weaknesses natin ay magiging strength by aligning our present moment para sa kinahaharap nating bukas to our long plan. Noong nag-avail ako ng scholarship sa kumpanya, tinanong ako kung anong kurso na kukunin ko. Sabi ko naman sa sarili ko, ang kukunin ko na kurso ay industrial psychology. Bakit? Because it is related in philosophy kung papasok na ako sa seminaryo. Magagamit ko ito sa aking pag-aaral ng filosofiya. At alam ko din, para malaman ko din kung paano ang pakikitungo sa iba, at alam ko kung ano ang sarili kong kahinaan at yung strength ko. Kailangan ko rin maintindihan ang aking sarili. Hindi ko naman natupad o makamit or nakamit ang long time plan ko after 20 years. At least 2009, nag-resign ako sa trabaho at pumasok ako sa seminaryo. At least I'm on track sa ating ebanghelyo. Ang talinghaga ay nagsasabi ng limang dalaga na naubusan ng langis. Hindi naman sila nagkukulang ng kaalaman. Naghanda rin sila, ngunit ang kanilang paghahanda ay hanggang sa nakasanayan lamang nilang oras sa pagdating ng ikakasal. Hindi nila inaasahang maantala ang pagdating ng ikakasal. Ang iba namang limang dalaga ay naghahanda ng sobrang langis dahil malayo ang kanilang pananaw na kahit hindi darating sa tamang oras ang inihintay nilang ikakasal ay may sapat silang langis na magagamit. And that's what we call foresight. Ang foresight na ito ay nagbibigay tulong na maintindihan natin ang buhay dito sa mundo na ito'y maikli lamang. Isang paglalakbay. It is a pilgrimage towards eternal life, to the kingdom of God. Para sa ating mga naniniwala kay Jesus, kinakailangang makamit natin ang kaalaman at karunungan or foresight sa ating kinaharap na bukas. Dapat matuto tayo sa kanyang mga itinuturo at maisabuhay ito habang naglalakbay tayo sa mundong ibabaw at naghahanda sa kanyang pagbabalik. Kinakailangan din nating maging marunong upang matatanaw
at maging mapagmatyag. Kinakailangan mapagmatyag at gising tayo sa panalangin, pagninilay at gamitin ang kaalaman mula sa aral ni Jesus sa pagkamit ng karunungan upang sa pagdating ng Panginoon. Matunghayan tayong handang makibahagi sa kanyang hapag. Katulad ng limang matalinong virgins na nagdala ng extra oil kahit delayed ang bridegroom, handa silang makasama sa pagdating nito. When Mother Teresa gave a conference to all the priests, ang sinabi niya, when we have that extra oil, we have that foresight in our life. Always remember, when we act today, it will always affect our actions for tomorrow. I recalled what my manager asked me, how do you see yourself after 20 years? I told to that manager that I'm already a priest. Hindi man nangyari yun dahil medyo natagalan. 2009, nag-resign ako at pumasok sa seminaryo. Nabagsak ako ng dalawang major subjects sa philosophy. Kaya naalis ako sa San Carlos Seminary College. Kaya nagpatuloy ako sa isang relihiyosong order, the Order of Duskals Agustinians. And in the year 2012, it took me 31 years before nakamit yung pagpapare. And I was ordained in Cebu last December 8, 2022. When Mother Teresa gave the talk to the priests, and sabi niya, she was urging priests to preside over the Mass as if it were their last day on earth. Mother Teresa highlights the call for authenticity and faithfulness in their roles. This challenge extends to all of us, encouraging us to approach our endeavors. Kung ano man ang mga katungkulan natin bilang magulang, anak, pare, politiko, police or doctor, or whatever it is, gagamitin natin ang langis na natatanggap natin sa binyag, sa sakramento ng binyag at kumpil, para mas maintindihan natin ang kalooban ng Diyos para sa atin. And let us do it using our foresight para makita natin ang daan na tinuturo ni Kristo sa paglalakbay natin sa buhay. Ay hahantong tayo sa kaharian ng Panginoon. Sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mensahe ng Ebanghelyo, with sincerity, devotion, and an unwavering commitment to our faith. I'm sure and I believe kung magagawa natin ito, makasama tayo sa ikakasal. This is Jesus, the bridegroom. Makabahagi tayo sa kanyang bigay. Amen.